guys! Narito na naman kayo sa channel ng pinakamagandang Donya sa balat ng YT. Kailangan pag-introduction, gano'n na gano'n, para laging masaya, di ba? Ngayong araw na to, magluluto ang inyong Donya ng alcapurhas. Spanish, di ba? Kasi kagabi, si Jowa pumasok sa work ng 12. Magkukwento muna ako ng konti. Pagbigyan nyo na ako. Tapos, wala pang 15 minutes, tumawag sa Donya at nasa highway daw siya. May leak ang kanyang kotse, kaya umuwi siya kagabi. Tapos ngayong umaga, syempre, kailangan kakain pa rin siya ng kanin kasi hindi naman siya pumasok kagabi. Kaya gusto niya kumain ng alcapurhas. Ah, diba? Healthy kasi yan eh. Ano lang siya eh, saging lang siya. Tatapusin ko na kwento. Ipakikita ko na sa inyo ang aking mga ingredients. At ito na ang ating mga ingredients para sa aking alcapurhas. Kailangan natin ng green banana. Yung ganitong banana, oh. Pero hindi hinog, ha? And plantain. Tatlong plantain. Pag wala kayo nitong green banana, pwede nyong isubstitute ang juka. Kasi ang plantain, pag ginadgad mo yan, wala yan lagkit. Matigas. Hindi maganda. Kailangan may kombinasyon siya ng lagkit. Parang yung mga dalaga mong matanda, yung matandang dalaga, may asim pa. Ganon. At kailangan natin ng asin. Mamasitas at chuete. Mamasitas. Baka naman. At sazon. Kung wala kayo nito, pwede nga kayong gumamit ng mamasitas. Tapos, para sa filling, kailangan natin ng meat. Any kind of meat. Kung ano gusto nyo. Pwede nga dyan, isda eh. Puro kalokohan ang Donya talaga. Ang gagamitin ko ay ground turkey. And onion. Shallot po yan. O, diba? Mamahalin. Shallots. And para maging Spanish ang dating, lagyan natin siya ng olives and garlic and fresh ground pepper na bagong bayokbok. Kaya fresh. Parang Donya, fresh na fresh. Yun lang ang ating mga regado. Sisimulan ko munang iluto ang filling kasi kailangan yun lumamig. Let's go. Eto na, igigisa na natin ang ground turkey. Shallot muna. Pero nasa sa inyo yun kung ano gusto nyo unahin. Pagdating naman sa kubeta, iisa rin ang korte niyan, di ba? Banat. Ito naman ay kung may gusto lang ang gumaya. Kung wala naman, ay wala tayong magagawa. And garlic. Isang kutsarita lang. Ang yaman ng Donya. Ang laki na ng garlic, oh. At ilagay ang olives para lumasa na kagad siya. Bibilisan na natin ang pagigisa, okay? Isunod yun na yung peeling. Eto na, titimplahan na natin yung ating ground turkey. Di ba? Nagtubig siya, oh. Lagyan nyo ng konting toyo. Ayan. Kung gusto nyong magtoyo para makulayan. Okay? Lagyan nyo na siya ng paminta. Para lang kayo nagigisa ng giniling. Yun lang yun. Ito na guys, luto na ang ating filling para sa ating alcapurha. Hindi naman kasi ito komplikado. Pag-isa-gisa lang, okay na. Okay? Palalamigin na muna natin yan. At para naman sa ating banana, ang gagawin nyo lang, babalatan nyo yan.
para hindi magkaroon ng dagta kamay nyo, lagyan nyo ng mantika. Yan, bingo! At saka nyo, hiwain dito. Madali naman magbalat ng saging na hilaw. At kung mayaman kayo, bumili na lang kayo ng talop. Meron naman nabibiling frozen eh, di ba? Magdadagdag nga lang kayo ng additional dollar. Kung gusto nyo lang naman gayahin. Kung ayaw nyo naman, wala naman makakapilit sa inyo, ay humayo kayo. Sinesharing ko lang po ang aking mga nalalamang mga recipe. Para may pang-upload, may content sa wifi, para masaya ang buhay. Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo at kung may napapasaya kang tao, ay mas bongga. Diba? Carry na. Ito na siya. Ibabad nyo ngayon siya sa tubig para hindi mangitim. Ito na guys. Tapos ko na siyang balatan. Ang susunod nyo dyan, kakaskarin nyo yan dito sa ganito. Kung meron kayong chopper, pwede nyo siyang gamitin. Yan. Ito na guys yung unang saging. O, di ba? Hindi siya malagkit. Yung texture niya, hindi gaanong malagkit. Pag gumawa na kayo nyo, mabubuta siya. Kaya kailangan natin ng green banana. Ito na siya guys. O, iba na texture. O, di ba? Mas malagkit yung berde kaysa sa plantain. Ayan. Ang gagawin nyo, paghahaluin nyo lang yan. Nang bonggang-bongga. Pag medyo nahalo nyo na, lagyan nyo na siya ng mamasitas atsuete. Gusto ko kasi yung dilaw na dilaw. Ayan, lagyan ng atsuete. And then, lagyan nyo ng sason. Pero kung wala kayo nito, pwedeng atsuete lang. And salt. Kasi ito, may lasa na siya. Diba? Bongga siya. Yan mga ginagamit ng mga Spanish. And then, lagyan nyo na siya ng asin. Ayan. Yun lang. At hahaluin na natin yan. Ayan na siya. Pag nahalo nyo na siya, oh. Diba? Oh. Magsisimula na tayong magprito. Ito na guys. Gagawa na tayo. Ang ituturo ko sa inyo, yung pinakamadaling paraan. Para kung plano nyong subukan, ay mas madali sa inyo. Kasi, o sige, i-explain ang Doña. Ang Spanish, dalawang kutsara lang ang ginagamit nila. Kukuha sila ng isa, and then ipa-platen nila yan. Kukuha sila, at saka isasandok, at saka tatakpan. Mamaya, gagawin ko pag may oras pa. Okay? Pero ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan. Pero lagyan nyo muna ng mantika yung wax paper. Ayan. Yung dalawang magkasalikop. Ayan, lagyan nyo. And then, kuha kayo ng isang kutsara. I-platen nyo lang siya. Ayan. Kailangan walang butas, ha? I-platen nyo siya. Haba-habaan nyo kasi yan ang gusto ni Jowa. Medyo mahaba. Ayaw niya ng bilog. And then, lagyan nyo siya ng peeling sa gitna. And then, yung mga nasa tagiliran, nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Ayan. Ipapatong nyo yan. Dahan-dahan. Kasi nga, malagkit yung ating saging, madali siyang susunod. Pero kung yung ginamit lang natin ay plantain, matigas yan. Matigas ang ulo, parang Doña. Yan. 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 And then, butas ang ibabaw, di ba? Lagyan nyo nga yung siya ng isa pang kutsara.
Bali, ang gagamitin nyo lang dito ay 2 kutsara. Pero, conforme yan, kung may mga butas-butas, kukuha lang kayo ng pakonti-konti. Ayan. Bago ko to natutunan, naku po, nagsimula ako sa kutsara. Gusto kong mapadali. Eto, natuklasan ng magandang tonya. Ang madaling paraan. Pero kung sa kutsara, madali rin siya, kaya lang eh, matatagalan ako. Eh baka wala naman manood ang video ko, yun ng 5 minutes eh, ginagawa lang 2 and a half eh. Eh baka ito'y putuloy na rin. Ay, 5 minuto na nga lang, pinutol pa. Diba? Anong klaseng mga tao yung ganyan? Nakikipagpalitan kayo, pinuputol nyo pa. Ayan, oh. Wala na siyang butas. Diretso nyo na siya sa kawali. Buhatin nyo siya. Yan. Diba? Bonggang-bongga. Iprito na natin siya. Ang gagawin nyo lang, papadaos-dusin nyo lang siya. Oh. Diba? Daos-dus lang. Ipapakita ko yung mahirap na step. Oh. Basain yung 2 kutsara. Basain nyo ng tubig para hindi dumidikit. Sandok kayo na isa. Ayan. Ipaplat nyo siya. Lalagyan nyo siya ngayon ng peelings. Pero maliit nga lang siya kasi nasa kutsara siya. And then, yung saging na nasa ilalim niya, ilalagay nyo siya ngayon sa ibabaw. Ganyan. Diba, mas mahirap. Pero sa mga Spanish, baliwala yan. Kasi gamay na nila yan. Dito ako unang nagsanay sa kutsara. Hanggang makatuklas ako na pwede naman pala sa wax paper, ba't binahirapan ko pa sarili ko. Eh dito, minsan, natatapunan ako ng karne. Magluluto lang tayo ng 3 para lang kay Jowa at 2 para sa akin. Bali, 5. 2 mahabaan sa akin. Ayan. Pag okay na kayo dyan, ihulog nyo na siya. O, di ba? Mas madali nga lang siya ihulog pag kutsara ang gamit. Titingnan muna natin ang loob niya kung luto. Oh, diva. Oh, ayan po siya. Lutong-luto ang loob. Ito na po ang ating Puerto Rican alcapurras. Enjoy! Yun na yung vlog natin for today, guys. Thanks for watching. Bye-bye!